Isa ka bang content creator? Alam mo ba sa pag-i-edit ng video ay isa sa kailangan mo malaman ay ang keyframe. Magagamit mo ito lalo na kung may part ng iyong video na gusto mong i-highlight. Ang gagawin mo lang ay i-zoom in. Katulad sa mga video ko ay bigla na lang mag-zoom in at mag-zoom out. At kahit malaking content creator ay gumagamit nito. Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video na to. Pero bago ang lahat, kung nagustuhan mo ganitong video, ay huwag mong kalimutan i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo ng CapCut. Once na nasa CapCut na tayo, pindutin lang itong new project. Ayan, then pili lang kayo ng video na gusto nyo lagyan ng keyframe. So, halimbawa, itong video ko na to yung pinakauna. Ayan, then pindutin lang itong add. Ayan, compressing. So, antayin lang nating matapos mag-compress. So, fast forward ko na lang to kasi medyo matagal din to. Tapos na siyang nag-compress at automatic na add sa timeline natin. So, ang gagawin nyo lang para lagyan ng keyframe ay pinutin lang tong files na na-import natin. Ayan. Ayan, so lumabas yung itong parang diamond na may plus sign. So, halimbawa, magzo-zoom in ka. Ang gagawin nyo lang ay pinutin lang to yung keyframe. Ayan. Then, ngayon naman, i-slide natin to pakaliwa. So, hahanap ka ng part na gusto mong i-zoom in. So, halimbawa, dito, i-zoom in ko. Ang gagawin ko lang ay gamitin natin yung daliri natin para i-zoom in. Ayan, ganun lang. Ayan. So, gusto ko dyan. Ayan. So, mapapansin nyo, naka-add yung keyframe. So, balik lang natin, pe-play lang natin. So, i-drag lang natin pa kanan. Then, subukan ko lang i-play. Ayan, unti-unti siyang nag-zoom in. So, halimbawa, naka-zoom in siya. Gagawin natin ay i-zoom out natin siya. So, ibabalik natin siya sa dati. So, para gawin natin ay i-swipe left lang natin ulito. Ayan. Kung saan natin gustong i-zoom out. So, kalimbawa, dahan-dahan lang yung pag-zoom out. Ang gagawin nyo ay habaan nyo yung video kung saan nyo lagyan ng zoom out. So, halimbawa dito sa part na to, i-zoom out ko na. Ang gagawin nyo lang ay, ganyan, i-zoom out natin, ganyan. So, keyframe ay automatic nag-a-add. So, play lang natin siya ulit. Yan. So, halimbawa, ito yung kanina naka-zoom in. So, play lang natin. Ayan. So, dahan-dahan siyang nag-zoom out. Ngayon naman, yung katulad sa ginawa ko na bigla siyang mag-zoom in, biglang mag-zoom out. So, ang ginawa ko doon ay, halimbawa, ito. So, dapat lagyan din ng keyframe. So, select lang tong video. Then, lalabas yung keyframe. Then, pindutin na itong keyframe. Ayan, kung mapapansin nyo, meron siyang keyframe. I-drag nyo lang siya ng hindi masyadong mahaba or ilagay natin sa dito nga. Ayan, lapit lang yung keyframe. Pagdating dyan, ayan, pagdating dyan, kailangan naka-zoom in siya. So, ganyan. Ganyan lang. Zoom in. Ayan. So, automatic naka-add yung keyframe. So, play lang natin. Kung gaano siya kabilis. Mabilis yung pag-zoom in niya. Ganun yung ginagawa ko sa mga video ko na biglang nagsusoom in. So, para naman biglang mag-zoom out. In. So, ngayon naman nagsusoom out natin. So, gagawin nyo lang is i-drag ulit itong video. Pakaliwa. So, dapat malapit lang siya. Ayan. So, hanggang dito. Kung mapansin nyo, napakalapit lang niya. So, i-zoom out lang natin. Ayan. Hanggang sa pinaka-original size ng video. Yung sumobra yan. Automatic naka-add yung keyframe natin. So, balik tayo. I-play lang natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, bigla siyang nag-zoom out. So, ganun yung ginagawa ko sa mga video ko. So, ganun lang kadali. Paano gamitin ang keyframe para mag-zoom in tsaka zoom out.